Hello guys, andito na naman ang inyong Kuya TSL. Nagbabalik, no? Today, ang isi-share ko naman po ay iba naman, no? Hindi muna tungkol sa YouTube, no? Sa YouTube. So, tungkol naman ito sa ibang aspeto, ibang aspect ng buhay, oh, di ba? Hindi lang puro YouTube, no? Okay, sana ang pag-aaralan natin ay ang i-share ko sa inyo ay paano, no? May paano na naman, no? Paano mo maintindihan ang mga kasama mo, ang family mo, ang asawa mo, ang kaibigan mo, ang anak mo, katrabaho mo, at lahat na nakasalamuha mo. Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Mag-share ako kung paano mo maintindihan ang mga kasama mo sa trabaho, sa lahat na nakasalamuhan natin. So, bago yan, gusto ko munang mag-intro. Ayan, nandito na tayo. Kung bago ka pa lang sa channel, ay hindi pala, ako pala yung bago. Total ako pa lang yung bago. Sana huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, and then huwag mong kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod natin mga vlog. So, yun. Sa buhay natin, ayun. Sa buhay natin sa ngayon, at sa mga nakaraan pa at sa mga susunod pa na mga kabanata ng buhay natin, ayon sa mga dalubhasa ayon sa pagsasaliksik ng mga dalubhasa at ng pag-aaral ng mga scientific, yan, di ba, napakalupit, how to understand others by understanding yourself, sabi niya. So ang sa buhay kasi natin, sabi nga nila, kailangan mong intindihin ang sarili mo para maintindihan mo ang iba. Sabi nga, di ba? Pero ang gagawin natin ay hindi ipo ito pag-aaral na kung saan i-judge mo yung mga kasama mo. Ang purpose lang nito is how to get along others. Ang hirap makisama sa ibang tao kung hindi mo siya kilala. So, yan. Ayon sa pag-aaral, oh, napakalupit, no? Meron tayong apat na personalidad. Makikita mo, at pag nakikita mo ito sa bawat tao, so makikita mo kung mapag-aaralan mo ito, alam mo kung paano mo sila pakibagayan. Alam mo kung paano mo sila kausapin, di ba?
Ayon sa aking aklat, di ba? Ayon sa aking aklat, meron apat na personalidad na kung saan ang tawagin natin ay yung tinatawag nilang una, yung born leader. Meron kasi tinatawag dito yung born leader na ang pangalan dito ay ito yung tinatawag nilang powerful choleric. Powerful choleric ang tawag sa kanya. So, pangalawa, meron lang tayong tinatawag na driver. Driver. Diba? Siya yung magka-drive sa lahat ng mga plano, sa lahat ng mga gagawin. Sila yung mga nag-drive. So, ang tawag sa kanila ay sanguine. Popular sanguine. Yun ang tawag na sa kanila. Pangatlo, meron naman tayong tinatawag na engineer. Diba? Engineer. Sila yung tinatawag na melancholy. So, pang-apat, meron tayong tinatawag na phlegmatic. So, sila yun, phlegmatic. Ibig sabihin, sila yung peaceful maker. Peaceful maker. So, sila yung taga-ayos ng mga problema. So, yan. Sa apat na personality na yan, pwede mo silang taglayin. Pwede mong nasasayo. Pero, yung apat na yun ay may kanya-kanyang dominant. Ibig sabihin dominant, may malakas, may mga percentage meron. Yung isa nasa 90%, yung pangalawa nasa 50%, pangatlo nasa 10%, yung isa naman nasa 5%. So, yung ano na yan, yung personality na yan, pag nalaman mo yan, madali mo nang maintindihan ang mga tao sa paligid mo. Paano maintindihan? Siyempre, kung pag-aaralan mo yung apat na personality na yan, alalaman mo kung ano yung ano nila, yung gusto nila, kung paano mo sila i-treat, paano ka magkipag-usap. So, hihimay-himayin natin yan. Hihimay-himayin natin, pero hindi isang video, no? Kasi masyadong mahaba. So, unahin natin yung tinatawag nilang popular sanguine. So, yun, popular sanguine, no? So, i-discuss ko ngayong vlog na ito kung ano ibig sabihin ng popular sanguine. Okay? Magbibigay ako ng mga konting idea kung paano mo sila makikilala, paano mo sila makakausap, paano mo sila maintindihan, at paano mo sila i-approach. O, di ba? Iba-iba. Kung ikaw ay popular sanguine, ayan, pwede kang mag-comment dyan sa baba kung taglay mo ang personalidad na sasabihin ko, no? So, ang personality ng popular sanguine ay sila yung tinatawag na sociable, no? So, sila yung pinaka-dominant na sociable. Ibig sabihin ng sociable, yung madali silang makisalamuha. Madali silang makisalamuha sa mga tao. Madali silang, kahit hindi pa nila kilala, madali nilang i-approach. Madali nilang kausapin. So, sila yung tinatawag na sociable. And then, adventurous. You know, diba? Adventurous. Ibig sabihin ng ayon sa aking aklat na binabasa, ang adventurous na tinutukoy dito yung parang risk taker ba, yung parang kahit saan gusto niya pumunta, kung ginusto niya pupuntahan niya, kung wala nang isip-isip, basta gusto niya pumunta doon, basta yun, basta na-excite siya, so pupunta siya doon, no? So yun ang isang personality ng popular sanguine. Tapos delegated. Yan, delegated. Ibig sabihin, delegated. Isa sa personality niya yun, yung parang merong isang, di ba? Para magbibigay ako ng example. Kung halimbawa, meron isang activity na ginagawa, halimbawa sa school, lagi siyang nakikibat-in. Sila yung laging inaano yung sarili. Parang, in short, parang napaka, sila, daw? Paka hardworking. So, hardworking, delegated, walang tigil, sub-sub, sumuga sa trabaho, sub-sub sa trabaho. Parang sila yung mga yun, yung sample nun. Yung life of the party, ibig sabihin ng life of the party, sila yung nagbibigay kulay sa isang grupo, sila yung lagpapatawa, sila yung, tapos sila yung mga, yung napaka-emotional. So, napaka-emotional kapag, pero, ang pagiging emotional nila ay hindi nila pinapakita sa ibang tao. Naging emotional lang sila kapag mag-isa na sila.
yung parang nag-self-pity. So, yun yung personality na. Akala mo, sa harapan, napaka-strong. Napaka-strong nila. Pero, pag mag-isa na sila, doon na lang nila nagkakaroon ng parang nag-emote talaga, no? Yung pagiging emotional nila, nagdadamdam. Pero, hindi nila pinapakita sa ibang tao. So, yun yung isang personality nila. Meron kasi tayong tinatawag na strength tsaka weakness, di ba? Yung mga sinabi ko, yun yung mga sample ng strength. Tapos pangalawa, yung second naman is yung weakness. So ano yung mga weakness? Magbibigay lang ako ng mga sample lang na weakness, no? Ang weakness nito ay yung parang forgetful, no? Madaling makakalimutin. So forgetful, mga parang ang example nito is alam mo, nasa bahay, no, kung meron kang kasama sa bahay, inahanap niya lagi, naghahanap lagi ng wala, mga ano ibig sabihin ng wala, parang alam niya yung di ba, susi niya, sombrero niya, kararating lang niya, mamaya inahanap na niya kung saan niya nilagay, kasi hindi siya ganun. Yun yung tinatawag na memory caller, parang makakalimutin. Although kahit bata yan, meron at meron yung dominant na makakalimutin siya. Halimbawa, hindi mo kilala yung tao. Yan. Paano? Kuya TSL, paano ko malalaman yung personality ng isang tao kahit hindi ko siya kilala at nakatayo lang siya and then first time ko lang siya nakilala. Madali mo lang makilala kung paano mo siya makikilala. Ito ang tips. Halimbawa, ako, nasa customer service ako lagi. So, may kanya-kanyang tayo yan. May kanya-kanyang physical appearance kung paano mo siya masasabi na siya ay powerful, choleric, sanguine, popular sanguine, melancholy, or peaceful phlegmatic. Madali lang yan. Una, pag popular sanguine, paano mo siya makikilala? Kung paano siya, halimbawa, nakaupo yung tao, paano mo siya makilala pag nakaupo? Una, ang ma-identify mo siya kapag yung malikot yung kamay, yung laging gumagalaw yung kamay, yung mata malikot, kung saan-saan natingin, tapos kung sino-sino tinitingnan. Yun yung isang personality ng powerful, popular sanguine. Yung parang laging open-eyed siya, yung laging curious siya sa mga bagay-bagay. Tapos malikot yung kamay, kapag nagsasalita, madaldal, sila yung walang tigil na sasalita, armalite, sila yung popular sanguine. So madali mo siyang ma-identify. Kapag ganyan ang kausap mo, yung siya yung makwento, siya lagi bida. Ibig sabihin, hindi ito negative, no? Sinasabi ko lang sa inyo na meron kasi yung ganun na sa isang grupo, at nahati yun sa apat. So, kung gano'n ang kausap mo, kailangan, lagi kang nakikinig. So, makikinig ka lagi kung gano'n ang kausap mo. Tapos, magbabat-in ka na lang siya pag magtatanong. Pag magtatanong siya, magbabat-in ka na lang pag magtatanong siya. So, gano'n. Parang ako, di ba? Ganito, yan, nagkukwento-kwento, tapos ang likot ng kamay, tapos, ayan. Dreamer. Ibig sabihin, ang dreamer, parang, mataas ang pangarap, hindi tumitigil hanggat hindi nakukuha kung ano yung gusto niyang pangarap sa buhay. Parang ganun ba? Tapos, meron kasi yung magbibigay ako ng konting opposite side ng popular sanguine. Ang opposite side kasi ng popular sanguine is phlegmatic. Ang phlegmatic kasi lagi naman yan nakikinig lang siya. So, yun, pag yun ang magkausap, maganda. Pero kung pareha sa popular sanguine ang nag-uusap, medyo malabo, talagang walang tigil yan, walang tigil. So, yun, pala yun, bago ko makalimutan, sila yung personalidad na madaling uminit ang ulo, no? Uminit ang ulo. Kapag nagkamali ng sinabi, bigla na, talaga, no? Madali silang uminit, madali silang magalit, pero at ang mga 5 minutes, after 5 minutes siguro, 3 minutes, wala na. So, sila yung mga hindi tipo ng tao na hindi nagtatanim ng galit or sama ng loob. Magalit ngayon, tapos ngayon bukas wala na. So, hindi sila yung ganun. Yun yung personality nila, no? So, ayun. Kung may mga tanong kayo, huwag nyo kalimutang magtanong sa comment section. And then, kung gusto nyo magpabasa, no? So, kung ikaw ay may content ka dyan, may mga picture ka dyan, may mga video ka,
mag-comment ka dyan sa baba. Tapos, i-discuss ko sa susunod kung anong personality meron ka. Pero sa susunod na vlog ko, i-discuss natin yung powerful choleric. So, powerful choleric naman. Tapos, susunod, perfect melancholy. And then, peaceful phlegmatic, no? Peaceful phlegmatic. So, yun. Gusto ko ulit mag-shoutout sa mga ano, syempre, salamat ng marami sa aking Agape member, sa mga nagpa-member sa akin. Salamat ng marami. Salamat ng bonggang-bongga. And then, sa aking Team Spread Love family, thank you very much. Alam ko, sobrang busy ng bawat isa, no? Pero, keep doing it. Keep uploading, guys. And then, salamat din sa support ng Team Lifers. Ayan. Salamat ng maraming. Hindi ko na kayo mabanggit ng isa-isa sa Team Lifers kasi na marami din po kayo. So, maraming, malaking community. And then, sa Team Happy, Happy Gonggong, ayan, may regalab shout out. Salamat po ng marami sa pagpa-shell nyo sa aking YouTube channel and then pag-subscribe. Salamat ng marami. And then, salamat din po marami sa Team Rainbow na pinapangunahan din ng TFO. So, salamat ng marami. And then, sa Team Pima, salamat ng marami. Sa Team Nisay, sa Iserapi Official. And then, salamat din po sa mga Team Global. Ayan, ang dami nating team, no? Salamat naman, siyempre, sa mga YouTube friends natin. Sa mga walang sawang sumusuporta. And then, also, sa aking family, no? Sa family circle. So, salamat ng bonggang-bongga. So, yun. See you. Kung ano, huwag mong kalimutan. Mag-subscribe sa aking YouTube channel. And then, click ang notification bell para ma-update ka sa mga gagawin nating mga susunod na mga kabanata. And then, salamat sa hindi pag-skip ng ads. Kasi ano yan, syempre nag-umpisa pa lang tayo. Pero ang layunin po ng Team Spread Love ay tumulong. Tumulong sa mga kabataan. Sa mga kabataan po. So, yun. Salamat na marami and God bless.